Seryosong naglalakad si Zach sa hallway ng building nila habang nakikinig sa sinasabi ng papa niya tungkol sa pinagmitingan nila. Magandang hapon, President Atienza. Bati ni Leslie ng makasalubong ang mag-ama. Lagi ko na lang bang makakasalubong ang bagyo ng buhay ko? Parinig ni Zach. Inirapan ni Leslie ang binata dahil sa sinabi nito. Pero hindi siya makasagot dahil kaharap nila ang president ng kumpanya. Ikaw pala, Leslie. Bati ni Marlon Atienza kay Leslie. Kumusta ang papa mo? Bumiti si Leslie kay Marlon bago sumagot. Ayos lang naman po si papa. Medyo busy lang po sa ginagawa niya dahil ang laki na nawala sa amin simula na magsara yung company nila Ramon. Sagot ni Leslie. Malaki din ang nawala sa amin, sabat ni Zach. Hindi kita kinakausap, banat ni Leslie. Buti na lang ay dito mo napiling lumipat magtrabaho dahil ang laking tulong mo sa amin. Nakangiting saad ni Marlon. Laking gulo ka mo, papa. Sa nga ang dahilan kung bakit di ako pinili ni Sandra. Lagi siyang pahamak tuwing pinupormahan ko si Sandra, sumbong ni Zach. Hindi ka lang niya talaga mahal, giit ni Leslie. Napahawak sa dibdib si Zach na parang nasasaktan, pero biglang sumeryoso ang mukha. Alam ko, di mo na kailangang ipaalala, banat niya. 2 years nang kasal sila Sandra, mag-move on ka na, staad ni Marlon. Oo na, naka-move on na nga ako eh. Iritang sagot ni Zach sabay walkout. Kailangan pa ba nilang ipamukha sa akin? Tanong nito sa sarili. Nag-focus na lang sa pagtatrabaho si Zach. Nang makatanggap ito ng invitation ng binyag ng anak ni Sandra at Daniela, tanggap na ni Zach ang lahat at masaya siya para sa kaibigan niya. Congrats! Masayang bati ni Zach kay Sandra na makita itong buhat-buhat ang baby nito. Hello, baby Sunny! Gwapong ninong is here! Saad ni Zach. Balak niya sanang hawakan si Sunny nang biglang merong tumapik sa kamay niya. Hahawaan mo pa ng virus ang bata. At saka anong gwapo? Baka gago. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zach ang sumulpot na si Leslie sa gilid niya. Daniel, bakit mo naman inimbita ang babaeng to? Hindi na tumahimik ang buhay ko. Reklamo ni Zach. Sandra, ilayo mo muna si Sunny. Baka magising lang dahil sa dalawang to. Utos ni Daniel sa asawa. Di ko lang, di ko pa nahahawakan. Apila ni Zach. Kasalanan mo. Saad ni Leslie. Gusto na lang magwala ni Zach dahil sa babaeng katabi niya. Huminga na lang ito ng malalim para pakalmahin ang sarili. Hindi ako gagawa ng gulo. Pagpapakalma niya sa sarili. Ikaw mismo yung gulo. Banat ni Leslie. Napapikit na lang si Zach dahil hindi siya pumapatol sa babae. After ng event ay bumalik na sila sa trabaho nila. Habang nasa meeting si Zach ay nag-discuss si Leslie about si annual report. Nang hindi niya maiwasang titigan ang mukha ng babae na parang biglang bumagal ang paligid nang umiti si Leslie na kahit kaninong babae ay hindi niya pa naramdaman. Hoy, hindi ka magla-lunch? Tanong ni Leslie. Pagtingin ni Zach sa paligid ay silang dalawa na lang pala ang natira sa conference room. Ah, mamaya na ako. May gagawin pa ako. Sagot ni Zach kahit hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Okay, bye. Paalam ni Leslie. Isang tingin ang binigay ni Zach kay Leslie bago ito lumabas. Napahawak siya sa dibdib niya dahil parang nahihirapan itong huminga. Sakit ba ang ulo niya sa akin? Takang tanong ni Zach sabay inom ng tubig. After ng work ni Zach ay tumambay muna siya sa isang coffee shop para magpahinga dahil gamit na gamit ang utak niya ngayon. Nalipat ang tingin niya sa harapan na makita si Leslie na dumaan at pumunta sa counter. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Zach. Halos lahat ng customer ay napatingin kay Zach at isa na doon si Leslie. Umorder muna si Leslie at umupo sa harapan ni Zach. Ngumiti sa kanya si Leslie. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leslie. Naglalaba, banat ni Zach. Lalong natawa si Leslie at nasanay na lang sa ugali ng kaibigan. Inilabas ni Leslie ang laptop niya at nagsimula yung pumindot doon. Nakatitig lang si Zach kay Leslie habang nakatingin ito sa laptop ng dalaga. Napaiwas ng tingin si Zach dahil nahihirapan na naman itong huminga nang tumingin si Leslie sa kanya. Tumayo siya para magpaalam na. Uuwi ka na? Tanong ni Leslie. Oo. Kesa naman ikaw makita ko dito, para ako magkakasakit sa mukha mo.
banat ni Zack. Huwag kang titingin sa salamin. Baka yun pang makatapos sa buhay mo. Nakangiting banat ni Leslie. Tumalikod sa Zack at balak na lumabas ng coffee shop. Pero napatingin ulit siya kay Leslie. Hindi ka pa uuwi. Patid na kita. Baka magsumbong ka pa kay Uncle na inaapi kita. Banat ni Zack. Pero deep inside ay gusto niya lang talagang maihatid ng maayos si Leslie. Susundin ako ng boyfriend ko. Sagot ni Leslie. Natawa si Zack at napalunok na lang nang malaman na meron itong boyfriend. Sa itsura mo na yan ay merong nagkagusto sa'yo? Banat ni Zack. Uy, ayan na pala. Excited na saad ni Leslie. Napatingin siya sa labas ng coffee shop at merong isang lalaking kakalabas lang ng kotse. Sabay na lumabas si Zack at Leslie. Pero aalis na sana si Zack. Zack, si Edwin, boyfriend ko. Pakilala ni Leslie. Tiningnan ni Zack si Edwin at wala naman itong masabi dahil mukha namang mabait. Ikaw pala si Director Zack. Nakipagkamay si Edwin kay Zack. Lagi kang kinukwento ni Leslie sa akin. Sana alagaan mo siya sa loob ng trabaho niyo. Nakangiting saad ni Edwin. Hinila ni Zack ang kamay niya. Bigyan mo pa ako ng pabigat sa buhay. Alagaan mo yung mag-isa. Tinghal ni Zack. Masamang tinitigan ni Zack si Leslie. Pero kilala naman nilang isa't isa. Kaya alam nilang biro lang ang mga panlalait na sinasabi nila sa isa't isa. Aalis na ako. Sakit niyo sa mata. Paalam ni Zack. Mag-iingat ka. Paalam ni Leslie. Mag-iingat kayo. Saad ni Zack at hindi man lang humarap sa dalawa. Pumunta sa bar si Zack at umiinom mag-isa. Pero merong isang lalaking dumampi sa kanya. Pagtingin nito ay si Daniel. Napaayos ng upo si Zack at natawa na lang ito nang kuhanin ni Daniel ang baso niya para inumin din. Nako, inagaw mo na ang best friend ko. Pati baso ko aagawin mo. Lasing na tanong ni Zack. Hindi ko pinapayagan si Sandra na pumunta sa lugar na to. Kaya ako ang pinapunta niya para samahan ka. Paliwanag ni Daniel. Napasandal si Zack sa couch at tinitigan ang mga sumasayaw na tao sa harapan nila. Napahawak si Zack sa dedeb niya dahil hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Mamamatay na yata ako. Saad ni Zack. Kailan? Seryosong tanong ni Daniel. Kailan? Hindi ko na kayo ginugulo ni Sandra, no? Gusto mo pa akong mamatay? Singhal ni Zack. Ano ba kasing sasabihin mo? Seryosong tanong ni Daniela. Meron kasing babaeng nagpapasakit ng dibdib ko. Hindi ako makahinga pag nakikita ko siya. Pero gusto ko naman siyang makita. Pag-amin ni Zack. Umiinom ito ng alak dahil hindi niya magawang maamin ang lahat sa babaeng yun dahil meron ng boyfriend. Baka gusto kanyang mamatay. Tanong ni Daniel. Umuwi ka na nga. Galit na saad ni Zack. Hindi umalis sa tabi ni Zack si Daniel at nag-inuman silang dalawa hanggang sa naparami ng inom si Zack at si Daniel ang nag-drive sa kanya pa uwi. Anong nararamdaman mo nung nakita mo si Sandra? Seryosong tanong ni Zack. Nung una, pikon. Pero napipikan rin ako pag hindi ko siya nakikita. Saad ni Daniel. Paano mo nalaman na gusto mo siya? Tanong ni Zack. Yung oras na siya lang ang nakikita ko at hindi na siya maalis sa isip ko. Sagot ni Daniel. Tinuro ni Zack ang dibdib niya. Wala kang nararamdaman dito? Takang tanong pa ni Zack sa nagmamanehong katabi. Umibilis hanggang sa hindi na ako komportable. Sagot ni Daniel. Natahimik si Zack at napahinga na lang ito ng malalim. Hindi kami pwede. Bulong ni Zack sa sarili. Pumikit na lang siya at pagdilat niya ay meron ng isang liwanag. Nasa kwarto na siya. Nakahiga sa kama niya. Napatingin si Zack sa phone niya nang magring ito at pagtingin niya ay si Sandra yun. Kaya naman agad niya itong sinagot. Hi, ex-crush! Masiglang bati ni Zack. May problema ka daw? Tanong ni Sandra. Napakunot ang noo ni Zack nang inalala ang nangyari kagabi. Well, bukod sa kagwapuhan ko, wala na akong maalalang problema. Sagot ni Zack. Napasabunot na lang si Zack sa sarili dahil naalala niya lahat ng sinabi niya kay Daniel. Magkita tayo mamaya, saad ni Sandra dahil biglang umiiyak ang baby niya. Nilapag niya ang phone sa kama at napahiga na lang ulit dahil bakit hindi niya makontrol ang bibig nito. Pumasok ng trabaho si Zack.
Pero lumipas ang maghapon ay hindi man lang niya nakita si Leslie. Nagkita si Sandra at si Zach sa isang supermarket dahil mag-grocery si Sandra. Si Zach ang tagatulak ng cart habang namimili si Sandra. Sino naman yung babaeng gusto mo? Tanong ni Sandra. Pero ang kasama niyang binata ay walang kibo. Huminto sa paglalakad si Sandra at patuloy lang si Zach sa paglalakad. Kaya kumuha ng isang chocolate si Sandra para ibato kay Zach. Kanina pa ako nagtatanong sa'yo, pero mukhang nasa ibang mundo ka. Reklamo ni Sandra. Meron kasi akong ibang pakiramdam. Saad ni Zach. Parang kulang yung araw niya dahil hindi niya nakikita si Leslie kanina. Ano yun? Tanong ni Sandra. Umiling si Zach dahil maski siya ay hindi niya alam. Nagkwento lang si Zach kay Sandra pagkatapos ay hinatid na niya sa bahay ang kaibigan. Sana sumaya ka na. Paalam ni Sandra sa kaibigan. Hahanap ako ng better sa'yo. Biro ni Zach. Tama yan. Masayang saad ni Sandra. Kinabukasan ay balak ni Zach na ayain si Leslie na mag-lunch. Pero pagdating nito sa department ng dalaga ay wala na naman siya. Si Leslie, tanong ni Zach sa mga kasama nito. Wala rin po kaming balita, Director Zach, sagot sa kanya. Umalis si Zach doon at hindi talaga siya mapakali. Tinawagan niya si Leslie, pero nakapatay ang cellphone nito. Napikon na kaya siya sa akin? Tanong ni Zach sa sarili. Papauwi na si Zach nang makatanggap ng tawag kay Daniel. Ano? Tanong nito agad. Na-aksidente sila, Leslie. Pagkarinig pa lang niya sa bagay na yon ay napatakbo na agad si Zach palabas ng building at hinihingi kay Daniel ang address ng hospital. Biglang kinabahan si Zach kay Leslie. Pero pagpasok nito sa loob ng hospital, ay nakita niya si Leslie na nagpupumilit na tumayo. Gusto kong makita si Edwin! Nagpupumilit na sigaw ni Leslie. Hindi alam ni Zach ang nangyari, pero napatingin si Zach kay Daniel. Bakit hindi na lang si Edwin ang papuntahin dito? Tanong ni Zach. Hinawakan siya ni Daniel at hinila siya palabas ng kwarto. Mukhang minor injuries lang naman ang nangyari kay Leslie. Kalmadong saad ni Zach. Wala na si Edwin. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Zach ang kaibigan at napatingin ito kay Leslie na nagpupumilit na lumabas. Hindi niya pa alam? Takang tanong ni Zach. Paano mo naman masasabi sa kanya? Seryosong tanong ni Daniel. Biglang pumasok si Zach papunta sa room ni Leslie at niyakap niya ang dalaga. Wala itong masabi na salita, pero mahigpit na yakap lang ang binigay niya. Zach, samahan mo ko. Puntahan natin si Edwin. Nagmamakaawang iyak ni Leslie. Napapikit na lang si Zach at hinayaan na umiyak si Leslie sa bisig niya. I'm sorry. Saad ni Zach. After 1 week, nasa likuran lamang si Zach na pinagmamasdan na ilibing ang boyfriend ni Leslie. Napahinga ng malalim ang binata dahil hindi niya kayang makita ang dalaga sa ganoong sitwasyon. Ako na ang bahala sa kanya. Bulong ni Zach sa sarili. Umalis din agad si Zach dahil ayaw na niyang makita si Leslie na nahihirapan pa. A year later. Ay tita, lalo kang gumaganda. Bati ni Zach kay Lolita, ang mother ni Leslie. Nag-aayos ito ng pagkain para sa dinner nila. Ikaw talagang bata ka. Binibiro mo na naman ako. Nakangiting sagot ito sa kanya. Umupo si Zach habang tinitingnan ang mga pagkain na inahanda. Tita Lolita, kailan ba ako nagbiro sa inyo? Nakangiting tanong ni Zach. Dito ka na mag-dinner. Aya ni Lolita. Naku, baka makalimutan kong pangalan ko dahil sa sarap ng luto niyo. Banat ni Zach. Nakakatuwa ka talaga. Saad ni Lolita. Si Leslie po. Tanong ni Zach dahil ang dalaga naman talaga ang pakay niya. Nasa kwarto niya. Puro trabaho na lang ginagawa ng anak kong yun. Nag-aalala na kami sa kanya ng papa niya. Paliwanag ni Lolita. Tumayo si Zach at pinuntahan si Leslie sa kwarto niya. Tumatok ito pero walang sumasagot. Kaya pumasok na si Zach sa loob. Pagbukas niya ay madilim ang buong kwarto. Matagal na itong ginagawa ni Zach dahil simula nang umalis ito sa company nila ay siya nang dumadalaw. Binuksan ni Zach ang ilaw at bumungad si Leslie na nakaupo sa floor ng balcony ng kwarto niya habang nakatingin sa kalangitan. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Leslie. Tinitingnan ko lang kung buhay ka pa. Sagot ni Zach. Tiningnan niya ang dalaga.
at halata sa mata nito na bagong iyak na naman ulit. Huminga ng malalim si Zack na makita na naman sa ganoong sitwasyon si Leslie. Hindi na siya babalik kahit ilang iyak ang gawin mo. Wala na si Edwin. Seryosong saad ni Zack. Alam ko, sagot ni Leslie. Bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Tanong ni Zack sa dalaga. Gulat na tinitigan naman siya ni Leslie. Kahit ako na lang yung gamitin mo para makalimutan mo siya. Dagdag pa ni Zack. Hinawakan ni Zack ang kamay ng dalaga at tinitigan ang naguguluhang mata nito. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Sagot naman ni Leslie. Biglang lumuhod si Zack kay Leslie. Huwag mo akong isipin, Leslie. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo siya. Tumayo si Leslie para layuan si Zack. Hindi. Hindi kita kayang saktan. Leslie, nasasaktan ako makita yung babaeng mahal ko na ganyan. Putol ni Zack. Zack, mali yung gagawin natin. Saad ni Leslie. Nilapitan ni Zack si Leslie. Please, what if kaya mo rin akong mahalin kapag nagpakasal tayo? Walang kasiguraduhang saad ni Zack. Nakatitig lang si Leslie sa binata at walang ibang salita ang masabi sa offer sa kanya. Paano kung hindi mo kayang mapalitan si Edwin? Tanong ni Leslie. Ayos lang sa akin. Mabilis na sagot ni Zack. Zack, marami pang babaeng mahahanap mo dyan na masigit pa sa akin. Umiling si Zack. Ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Kaya wala na akong ibang mahahanap pa. Please use me, Leslie. Saad ni Zack. Napatingin sila sa pinto na mayroong kumakatok doon. Zack! Leslie! Kumain na tayo! Aya ni Lolita sa dalawa. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Saad ni Zack bago ito umalis. Habang nasa trabaho si Zack ay hindi ito mapakali at tinitigan ang singsing na hawak niya. Tatanggapin niya kaya to? Tanong nito sa sarili. Merong ginawang gathering si Zack kasama ang magulang niya at magulang ni Leslie. Wala silang ideya sa plano ng binata, maski si Leslie. Titigil na ako pag hindi niya tinanggap to. Saad pa niya. Pagkatapos ng trabaho niya ay pumunta na sila sa isang restaurant na pinareserve ni Zack. Magkatabi si Zack at Leslie sa upuan habang nagkikwentuhan ng pamilya. Anong meron? Tanong ni Leslie sa katabi niya. Everyone, meron lang akong sasabihin. Saad ni Zack at tumayo ito. Tiningnan si Leslie nang makita niyang nakuha na nito ang atensyon ng lahat. Biglang sumeryoso si Leslie na makita ang pagluhod ng binata sa harapan niya. Mayroon itong kinuha na maliit na kahon para ilabas ang singsing. Leslie, will you marry me? Biglang tanong ni Zack. Nakatitig lang si Zack kay Leslie. Zack! Alam ko ang pinapasok ko. Putol ni Zack kay Leslie. Nakatingin ang mga tao sa kanila habang hinihintay ang sagot ni Leslie. Yes na yan! Rinig nilang saad. Pero ang focus ng dalawa ay nasa isa't isa. Bigla na lang tumulo ang luha ni Leslie habang nakatitig kay Zack. Huwag mo akong isipin. Dagdag pa ni Zack. Biglang tumango si Leslie kaya natigilan si Zack. Hindi niya alam kung paano ang susunod na gagawin. Pero nang inilapit ni Leslie ang kamay nito sa kanya, ay isinuot agad niya ang singsing sa bayakap sa dalaga. Promise, hinding-hindi kita sasaktan. Bulong ni Zack kay Leslie. Pagkatapos ng dinner ay nagkasabay ng umuwi si Leslie at Zack. Pero habang nasa kotse sila ay nagdadalawang isip si Leslie. Tama ba to? Tanong niya. Tiningnan ni Leslie si Zack. Alam kong masasaktan lang kita. Pero pag hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin. Paliwanag ni Leslie. Gumiti si Zack at tinawakan ng kamay ng dalaga. Hinding-hindi kita bibitawan. Sagot ni Zack. Sa isang restaurant habang kumakain si Zack at Sandra. Ano? Ikakasal ka na? Kanino? Gulat na tanong ng kaibigan. Kay Leslie. Nakangiting sagot ni Zack. Sabi ko sa'yo, kayong dalawa talaga. Masaya ako para sa inyo. Masayang saad ni Sandra. Naiinggit na kasi ako sa inyo. May anak na kayo tapos ako di pa kasal. Biro ni Zack sa kaibigan. Sira ka talaga. Yun na lang ang nasabi ni Sandra. After nilang kumain ay bumalik na sa trabaho si Zack. At pagkatapos noon ay pumunta siya sa company na binagtatrabahuan ni Leslie.
Naghihintay ito sa labas hanggang sa makita na niya ang babaeng pakakasalan niya. Kumusta? Masiglang saad ni Zack. Okay lang ako. Sagot naman ni Leslie. Biglang sumakay sa kotse si Leslie. Nawala ang ngiti ni Zack. Pero pumasok din siya agad sa kotse at kita niya na nakapikit na doon si Leslie. Hinayaan na lang niya dahil mukhang pagod si Leslie. Isang simpleng kasal ang naganap sa dalawa dahil yun lang din ang gusto ni Leslie. Hili lang ang mga nakapuntang kaibigan. Buti naman nakapunta kayo, tanong ni Zack sa kaibigan na si Daniel. Naku, kami na nga lang ang bisita mo, hindi pa kami pupunta, tanong ni Sandra. Tinitigan ni Daniel si Leslie na mukhang hindi ito masaya. Mukhang pagod na si Leslie ah. Kailangan na rin naming umuwi. Saad ni Daniel. Siguro para nagsisisi na si Leslie na pinakasalan ka niya. Biro ni Sandra. Biglang napatingin si Zack kay Leslie. Pero isang ngiti ang binigay ni Leslie kay Zack. Thank you sa pagpunta. Paalam ni Leslie. Sige na, mauuna na kami. Zack, alagaan mo si Leslie. Paalam ni Sandra. Malamang, aalagaan ko yan. Asawa ko yan eh. Banat ni Zack. After ng reception ay pumunta sila sa resort na nakalaan para sa kanilang dalawa. Habang nag-aayos si Leslie ng sarili bago matulog ay bigla siyang niyakap ni Zack. Tinitigan siya ni Leslie mula sa refleksyon ng salamin. Thank you. Pulong na sabi ni Zack kay Leslie. Biglang napaharap si Leslie sa kanya. Para saan? Tanong naman ni Leslie. Sa pagpayag mo. Saad ni Zack. Nilapit ni Zack ang mukha niya sa dalaga para halikan ito. Ito ang first night nila kaya gusto maging memorable ito ni Zack. Dumikit ang malambot nilang labi. Pero nang igalaw na ni Zack ito ay biglang umiwas si Leslie. Okay lang ba kung sa ibang araw na lang? Tanong ni Leslie. Tumangu si Zack at biglang umalis si Leslie sa harapan ni Zack at walang nagawa si Zack kung hindi sundan lang ang tingin si Leslie na papunta sa kama para humiga. Nagising na lang si Zack nung meron siyang marinig na nagtatype at pagtingin niya sa table ay nandoon si Leslie na nagtatrabaho. Tumayo si Zack at sinarado niya ang laptop ni Leslie. Hindi tayo pumunta dito para magtrabaho. Saad ni Zack. Kailangan ko nang tapusin. Tumigil sa pagsasalita si Leslie nang umiling si Zack. Binuksan ni Zack ang kurtina at nakita nila ang magandang view ng paligid. Wow, ang ganda. Humarap si Zack kay Leslie. Move. Pagpapatuloy niya. Malaman lang reaksyon doon si Leslie at napaiwas lang ng tingin kay Zack. About kagabi? Ano kayang magandang suotin? Ay hindi, mag-breakfast muna tayo sa baba. Pag-iiba ni Zack. Nag-ayos lang sila ng sarili at bumaba na sa hotel para kumain sa labas at tingnan na magandang view ng paligid. Pansin ni Zack na patingin-tingin si Leslie sa kanya. Nakaka-addict bang kagwapuhan ko? Biro ni Zack. Ngiti lang ang binigay ni Leslie sa kanya. Huwag mo na isipin yung kagabi. Ayos lang ako. Saad ni Zack. Pagkatapos nilang kumain ay naglibot-libot lang sila sa paligid ng lugar. Gusto mong mag-swimming? Tanong ni Zack sa katabi. Malamig ang panahon ngayon. Sagot naman ni Leslie. Hot naman ang katabi mo. Banat naman ni Zack. Biglang natawa si Leslie at napairap sa ere. The old Leslie. Sige nga, tryan mo na lang ako. Masayang saad ni Zack. Ang ingay mo, nakakahiya ka? Saway ni Leslie. Mahihiya talaga sila dahil ngayon lang sila makakakita ng gwapo. Saad ni Zack. Biglang tinakpan ni Leslie ang bibig ni Zack sabay lakad paalis sa harapan ni Zack. Huwag mo kong iwan! Sigaw ni Zack. Napahinga na lang ng malalim si Leslie dahil sa kakulitan ng kasama. Paglipas ng oras ay bumalik na sila sa hotel para magpahinga lang. Nakita na naman ni Zack na kinuha ni Leslie ang laptop niya, kaya agad niyang binawi ito. Ang ganda ng paligid. Kahit ngayon lang, huwag kang magtrabaho. Saad ni Zack. Sumunod naman si Leslie sa kanya, kaya napangiti ito. Nanood sila ng movie at muling namasyal sa labas para kumain ng dinner. Hanggang naubos ang isang linggo nila doon. Binuksan ni Zack ang pinto ng bahay nila. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya pinagawa niyang bahay dahil dito niya gustong tumira pag kinasal na siya. Wow! Saad ni Leslie. Ang ganda ng bahay mo! Puri ni Leslie. Bahay natin.
nakangiting saad ni Zack. Hindi pa kompleto ang gamit dahil alam kong meron kang gustong ilagay. Paliwanag ni Zack. Pumunta sila sa kusina, living room, dining room, at last na pinuntahan nila ang master's bedroom. Naunang pumasok doon si Leslie. Si Zack naman ay kinuha niya mga gamit nila para ilagay sa kwarto at naabutan niya si Leslie na nasa balcony. Pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Kaya pinuntahan niya ang asawa. Niyakap niya ito mula sa likuran habang hindi mapigilan ang ngiti sa labi. Masaya si Zack na kasama niya si Leslie. Gusto ko munang tumigil ang oras. Bulong ni Zack. Hinawakan niya ang kamay ni Leslie para ikulong ang asawa sa bisig niya. Hinalikan ni Zack ang leeg ni Leslie at wala namang reaksyon doon si Leslie. Napapikit na lang siya dahil asawa na niya si Zack. Bakit? Tanong ni Leslie habang nakapikit. Hinarap siya ni Zack para makita ang mukha niya. Babalik na tayo sa busy days natin. Babalik na tayo sa trabaho bukas. Sagot ni Zack. Dahan-dahan na nilapit ni Zack ang labi niya sa labi ni Leslie para halikan ito. Nang magdampi ang malambot nilang labi ay hindi inaasahan ni Zack na hindi na umiwas doon ang kanyang asawa. Ang lamig ng hangin ng gabi ay hindi alintana sa init na nangyayari sa dalawa. Kinabukasan ay nagising si Zack na wala na ang katabi. Agad siyang bumangon para hanapin si Leslie. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang nangyari sa kanila kagabi. Pero pagkababa ni Zack at pagdating niya sa kusina ay biglang naglaho ang magagandang ngiti nito sa labi nang makita si Leslie na umiiyak habang nakatingin sa picture ni Edwin. Sorry. Iyak ni Leslie. Napatalikod na lang si Zack at balak na umalis. Pero meron siyang nasagi, dahilan para magkaroon ng ingay at makuha ang atensyon ni Leslie. Zack? Gulat na tawag ni Leslie. Mabilis na pinunasan niya ang luha at mata at tinago ang phone niya. Napahinga na lang ng malalim si Zack at hinarap si Leslie na namamagapa ang mga mata nito. Maghahanda ako ng breakfast. Saad ni Leslie at nagmamadali itong kumilos. Hindi mo gusto yung nangyari kagabi? Seryosong tanong ni Zack. Napatigil si Leslie at napatingin sa lalaki. Hindi naman kita pipilitin kung sinabi mong ayaw mo. Kalmadong saad ni Zack. Pero gusto niyang umalis sa harapan ni Leslie. Pero naiisip niya na ito yung gusto niyang mangyari. Zack, wala naman akong sinasabi. Pinapakita ng mata mo. Putol ni Zack. Tumalikod si Zack pero hinabol siya ni Leslie. Asawa mo na ako. Kailangan kong gawin yun. Saad ni Leslie. Biglang kumalma si Zack nang makita ang luha sa mata ni Leslie. Yun lang alam ko para masuklian ang pagmamahal mo sa akin. Umiiyak na paliwanag ni Leslie. Biglang niyakap ni Zack si Leslie. Sabihin mo sa akin kung ayaw mo. Please, Leslie. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong iisipin. Puno ng emosyon na saad ni Zack. Nagtungo si Zack sa bahay ng parents niya para doon mag-lunch dahil matagal na siyang hindi nakakasama ng mama niya. Zack! Tawag kay Zack ni Stephanie, ang panganay na anak na babae. Bakit? Tanong ni Zack. Kanina ka pa namin kinakausap. Wala ka bang naririnig? Tanong ni Stephanie. Umayos ng pagkakaupo si Zack. Marami na akong iniisip sa trabaho. Sagot ni Zack. Oh, kumusta kayo ni Leslie? Next time isama mo siya dito. Saad ng mama ni Zack. Ah, busy lang sa trabaho mama. Pero next time pupunta kami dito. Sagot naman ni Zack. Pansin ni Zack na nakatingin sa kanya si Stephanie. Pero umiwas dito ito nang tumingin si Zack. After nilang kumain ay biglang nilapitan ni Stephanie ang kapatid. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Stephanie. Nino? Takang tanong ni Zack. Ni Leslie. Sagot sa kanya. Okay lang naman kami. Napatigil si Zack sa pagsasalita nang napatayo agad siya sa kinauupuan nang meron siyang maalala. Kailangan ko na palang bumalik. Meron akong meeting. Nagmamadaling paalam ni Zack at umalis na siya sa bahay nila. Habang nasa biyahe si Zack ay napahinto na lang ito sa gilid ng kalsada at napadukdok sa manibela. Halos isang oras na siyang andoon pero blanko pa rin ang utak niya. Wala siyang maisip na kahit ano. Wala naman talaga siyang meeting. Gusto niya lang iwasan ang topic na yun sa kapatid niya.
Sa bahay nila Leslie ay naabutan niya itong nagluluto. Bumiti si Leslie na makita si Zack na dumadating. Oh, ang aga mo. Takang tanong ni Zack sa kanya. Sabi mo kasi maaga kang uuwi, kaya gusto kitang ipagluto ng pagkain para sa dinner natin. Nakangiting sagot ni Leslie. Nakita ni Zack ang paso sa kamay ni Leslie. Hinawakan niya yun at hinalikan. Nagulat si Leslie sa ginawa ni Zack. Pero nang balak ng halikan ni Zack si Leslie ay umiwas ito. Lalamig yung pagkain, saad ni Leslie. Tumalikod na si Leslie kay Zack para hindi makita ang mukha nito. Nagsimula silang kumain ni Zack at tinitingnan niya kung ano magiging reaksyon nito. Masarap? Takang tanong ni Leslie. Ako? Birong tanong naman ni Zack. Yung luto ko, sagot naman ni Leslie. Pwede na tayong makapagpatayo ng restaurant, puri ni Zack. Napangiti naman si Leslie dahil doon. After nilang kumain ay naunang matulog si Zack, pero pinagmamasdan lang ni Leslie ang mukha ng asawa niya. Binigyan niya ito ng mabilis na halik sa labi. Magiging mabuting asawa ba ako sa'yo? Bulong niya sa sarili. Pero nanlaki ang mata niya nang tumulo ang luha nito sa mismong pisngi ni Zack. Mabilis niyang pinunasan ang luha at biglang sinampal si Zack dahil magigising ito. Gulat na nakatingin si Zack sa kanya habang nakahawak sa pisngi. May lamok kasi. Palusot ni Leslie sabay higa sa kama. Ha? Huh? Kailan pa nagkalamok dito? Takang tanong naman ni Zack. Kaya bigla na lamang niyang niyakap si Zack para hindi na ito mag-isip pa. Kinabukasan ay habang nag-aayos ng sarili si Leslie ay nakita niya si Zack nakakatapos lang maligo. Umiwas siya ng tingin sa topless na lalaki na tanging tawel lang ang suot. Oh, bakit ka namumula dyan? Nakangiting tanong ni Zack. Nakaharap sa salamin si Leslie kaya kita ni Zack mula sa likuran ang itsura ng asawa. Gusto mo makita? Biro ni Zack. Biglaan itong tinanggal ang tawel na suot kaya napapikit si Leslie. Grabe ka sa asawa mo. Sa'yo lang naman to, kaya okay lang na makita mo. Saad ni Zack. Tinitigan ni Leslie si Zack pero nakasuot na pala ito ng boxers. Umaasang may makita. Biro ni Zack. Napairap na lang si Leslie sa ere dahil sa asawa. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili ay tiningnan niya si Zack na nag-aayos ng suot nito. Kaya nilapitan niya para tulungan ito. Huwag mo na akong sunduin mamaya. Meron lang akong pupuntahan. Saad ni Leslie? Saan? Tanong ni Zack. Birthday ni Edwin ngayon. Sagot naman ni Leslie. Biglang nagsisi si Zack kung bakit nagtanong pa siya. Okay lang naman, diba? Tanong ni Leslie. Oo naman. Sagot ni Zack. Pansin ni Leslie na nawawala sa mood si Zack, kaya binigyan niya ito ng isang ngiti. Gusto mo bang magkaanak? Biglang tanong ni Zack. Hindi alam ni Leslie kung anong isasagot niya sa lalaking kaharap. Ako kasi gusto ko. Saad pa ni Zack. Zack, sorry. Hindi na natuloy pa ni Leslie ang mga sasabihin nang lumabas na sa kwarto si Zack. Sa cemetery ay nakaupo lang si Leslie sa gilid ng puntod ni Edwin. Tama ba yung ginagawa ko? Tanong ni Leslie sa kawalan. Biglang tumulo ang luha na maalala ang lahat ng tinitiis sa kanya ni Zack. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Gusto ko na ba siya or nadadala lang ako sa kabaitan niya? Tanong ni Leslie sa sarili. Magagalit ka ba sa akin kung mamahalin ko si Zack? Tanong ni Leslie. Napapikit na lang siya at napahinga ng malalim. Ilang buwan na ba kaming kasal? Pero wala man lang ako nababalik na pagmamahal kay Zack. Saad niya pa. Naguguluhan ako. Bakit kasi iniwan mo pa ako dito? Umiiyak na saad ni Leslie. Napatingin sa taas si Leslie nang biglang umulan na tila dinadamayan siya ni Edwin na nasa langit. Daman niya ang lamig. Pero napapikit ito para damahin ang yakap ng dating boyfriend. Sorry Edwin. Pero ito na ang huling punta ko dito. Paalam ni Leslie. Humagulgol sa sakit si Leslie dahil naisip niya na hindi na muling madadalaw si Edwin ay parang ayaw niya nang umalis pa. Pagka-uwi ni Leslie ay basang-basa siya dahil sa lakas ng ulan sa labas. Napatingin si Leslie kay Zack na umiinom mag-isa sa sala. Nahahalata sa mukha nito na marami na itong nainom dahil namumula na siya. Kumusta ang celebration niyo? Nakangising tanong ni Zack. Nilapitan siya ni Leslie at amoy na amoy ni Leslie ang ala kay Zack. Nabuhay ba siya?
Sabay ba kayong nag-blow ng candle sa cake? Baka hinatid ka pa niya. Nasa labas pa ba siya? Balak pa sanang lumabas ni Zach pero pinigilan siya ni Leslie. Lasing ka na. Umakyat na tayo sa taas. Aya ni Leslie. Anong gagawin natin dun? Magtititigan? Giit ni Zach. Last time sinabi ko sa iyo na ngayong araw ang appointment ko bilang bagong president ng company. Nagulat si Leslie sa narinig at ngayon niya lang naalala ang lahat. Sorry Zach, nakalimutan ko. Nagigilty na saad ni Leslie. Balak niyang hawakan si Zach pero lumayo ito sa kanya. Paano mo naman maaalala si Edwin ang laging nasa isip mo? Pati sa puso mo. Nasaan ako? Sa papel lang ba talaga ako? Umiiyak na tanong ni Zach. Gusto mo ba maaksidente rin ako para mahalin mo ko? Or sana, ako na lang yung nawala para sa kanya. Sigaw ni Zach. Niyakap ni Leslie si Zach para pakalmahin ito. Lahat ng gusto niyang sabihin ay nasabi niya nitong lasing na ito. Sorry. Umiiyak na saad ni Leslie. Please, huwag kang aalis. Nagmamakaawang saad ni Leslie. Dahil hindi siya kayang matiis ni Zach ay niyakap niya ito pabalik. Tiningnan ni Leslie ang mukha ng binata. Kahit naman hindi ito magsalita ay ramdam niya na nasasaktan na ito sa kanya. Ako naman. Pulong ni Zach sa kanya. Bigla siya nitong hinalikan. Dinamalang ni Leslie ang bawat halik na binibigay sa kanya ni Zach. Nakakaramdam siya ng comfort sa bawat halik ni Zach at ayaw na niyang makita pa si Zach na masaktang muli. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niyang ito, pero ayaw na niyang maulit ang ganito. Nagising si Leslie nang merong bumuhat sa kanya at pagtingin niya ay si Zach na paakyat sila sa taas. Tiningnan niya ang katawan na shirt lang ang suot ni Zach at bigla niyang naalala ang nangyari sa sofa. Binaba siya ni Zach sa kama pero napangiti si Zach nang makitang gising na ito. Good morning. Bati ni Zach sa kanya. Binigyan ng isang halik ni Leslie ang asawa. President Zach, hindi pa naman huli para mag-celebrate tayo, diba? Nakangiting bati ni Leslie. Hindi pa ba celebration yung kagabi? Ngayong umaga ulit? Nakangising tanong ni Zach. Mahina niyang hinampas si Zach sa braso. Dinner tayo sa labas? My treat. Aya ni Leslie. Inalikan siya ni Zach at tiningnan siya sa mata. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at hindi na awkward para sa kanyang ganitong kalapit sa kanilang dalawa. Ang gwapo mo. Puri ni Leslie. Lumawak ang ngiti ni Zach dahil sa sinabi ni Leslie. Hindi na bago sa akin yan. Pinanganak akong gwapo. Kaya mapapasayo akong gwapo. Banat ni Zach. You must be busy. Wala ka bang trabaho sa office? Tanong ni Leslie. Mas gusto kong kasama ka. Sagot naman ni Zach. Hay nako, sira. Baka malate ka. Saad naman ni Leslie. Magkita tayo mamaya. Paalam ni Zach bago ito tumayo para pumunta sa bathroom. Hindi maalis ni Leslie ang ngiti sa labi. Kaya na makita niya ang sarili sa salamin, lalo niyang ginandahan ang ngiti. Pumasok rin sa trabaho si Leslie. Pero nakatanggap ito ng text kay Stephanie na magkita sila sa malapit na restaurant mamaya. Lunchtime na, kaya pumunta si Leslie sa restaurant na sinasabi sa kanya ni Stephanie. Pagpunta niya doon ay nakangiting lumapit si Leslie kay Stephanie. How are you, Ate Zef? Bati ni Leslie. Umupo siya sa tapat ni Stephanie. Ayos naman ako. Sagot sa kanya ni Stephanie. Umorder muna sila ng pagkain bago nagsimulang magsalita si Stephanie. Kumusta kayo ni Zach? Tanong ni Stephanie. Ayos naman kami, ate. Sagot niya. Tumigil sa pagkain si Stephanie at seryosong tumingin kay Leslie kaya medyo nakaramdam ng pagkailang si Leslie. Hindi niya rin alam kung bakit siya inaya ni Stephanie na kumain ng sabay at hindi naman sila ganun ka-close nito. Mahal mo ba ang kapatid ko? Tanong ni Stephanie. Natigilan si Leslie dahil maski siya ay hindi niya alam ang sagot sa tanong na yun. Mahal mo ba siya? Seryosong tanong pa nito ulit. Ate Zep. Oo o hindi lang ang sagot. Putol ni Stephanie. Hindi ko pa alam ate. Hindi ang sagot mo. Kilala ko ang kapatid ko. Alam ko kung masaya siya. Alam namin kung malungkot siya. At alam din namin kung nasasaktan na siya. Alam kong
desisyon pa rin niya ang masusunod pero paano mo natitiis na saktan ng kapatid ko? Nakatingin lang si Zephanie kay Leslie ng seryoso. Wala naman sanang problema kung mahal mo talaga siya. Okay ka naman sa akin. Pero ang hindi okay, yung ginagawa mong tangang kapatid ko. Medyo inis na saad ni Zephanie. Sorry kung namatay yung boyfriend mo. Pero hindi deserve ni Zack para gawin mong panakip-butas. Tanong ni Zephanie. Nag-uusap naman kami ni Zack, ate. Napabuntong hininga si Zephanie at isang matalim na tingin ang binigay kay Leslie. Napakatigas ng ulo ng kapatid ko. Sana naman kahit fake love binigay mo. Inaasahan ka namin na ikaw ang kasama niya sa appointment niya bilang newly elected president ng company. Pero wala ka. Inuna mo yung taong patay kaysa asawa mo. Giit ni Zephanie. Nakayuko lang si Leslie at pinapakinggan si Zephanie. Naiintindihan niya ang galit na nararamdaman ni Zephanie dahil kapatid niya si Zack. Kung hindi mo kayang mahalin ang kapatid ko, hiwalayin mo na siya. Saad ni Zephanie. Bago ito tumayo at naglakad palabas ng restaurant. Naiwan doong mag-isa si Leslie. Hindi na niya inubos ang pagkain pero pumapatak ang luha sa mata nito. Nasasaktan na rin si Leslie na makita niyang nasasaktan si Zack sa nangyayari. Kinagabihan ay matamlay si Leslie na sinundo ni Zack sa office nito. Napagod ako sa work ko. Hindi ko alam kung paano nagagawa ni Papa ang ganung kabigat na trabaho. Pero nakita ko naman ang pahinga ko. Kaya ayos na ako. Masayang kwento ni Zack habang nagmamaneho. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Zack sa katabi. Pero napalingon siya nang hindi sumagot si Leslie. Les, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Zack. Tinigil muna niya ang kotse para tingnan ang asawa. Masama kasi ang pakaramdam ko. Pero kaya ko pa naman. Sagot sa kanya ni Leslie. Hinawakan ni Zack ang noon ni Leslie at mainit nga ito. Sa bahay na lang tayo. Saad ni Zack. No, kaya ko. Tsaka i-celebrate natin yung pagiging president mo. Saad ni Leslie. Kailangan mong uminom ng gamot. Sagot ni Zack. Sabi ko nang kaya ko. Bakit ba ako nalang laging inaalala mo? Inis na saad ni Leslie. Dahil asawa kita. Sino ba dapat alalahanin ko? Kapitbahay natin? Tanong sa kanya ni Zack. Pagdating nila sa bahay ay dumiretso si Leslie sa kwarto at hindi na pinapansin si Zack. May ginawa ba akong mali? Tanong ni Zack. Ayos nga lang sa akin. Or kung gusto mo, pag gumaling ka na, bukas ituloy natin. Paliwanag ni Zack. Biglang naalarma si Zack nang biglang tumingin na masama sa kanya si Leslie na tumutulo ang luha sa mata nito. Bakit? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Zack. Hahawakan na sana niya si Leslie pero lumayo ang dalaga sa kanya at humiga na ito sa kama para matulog. Ano bang ginawa ko? Takang tanong ni Zack. Kinabukasan ay pagising ni Leslie ay nakita niya si Zack na inaayos ang pagkain. Breakfast on bed! Saad pa ni Zack. Napatitig lang si Leslie sa kasama niya at bigla nitong naalala ang sinabi sa kanya ni Zephanie na lahat naman ay tama. Nilapag ni Zack ang tray sa kama. Kumain ka na. Kukunin ko lang yung gamot mo. Paalam ni Zack sabay takbo palabas. Hindi mo deserve to. I don't deserve you. Hindi maramdaman ni Leslie kung kailan papatak ang luha niya dahil kusa na lang itong tumutulo sa mata niya. Pagbalik ni Zack ay naabutan niyang umiiyak si Leslie kaya napalapit agad ito. Oh, why are you crying? Ano yung masakit sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Zack. Hinawakan ni Leslie ang kamay ni Zack sabay iling. Tiningnan niya ang asawa kung gaano ka-pure ang intensyon nito sa kanya kaya lalo itong naiiyak. Nakakaiyak ba mukha ko? Tanong ni Zack. Napayakap na lang si Leslie dahil alam niyang pinipilit lang itago ni Zack ang lahat para gumaling ang puso niya. Pero hindi kaya ni Leslie na si Zack naman ang masisira. Malaman ang pagkakayakap at tiningnan ng mabuti si Zack. Deserve mo yung babaeng mamahalin ka. Yung ibabalik yung pagmamahal mo sa'yo. Umiiyak na saad ni Leslie. Napakunot noo si Zack sa narinig. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Tanong ni Zack. Umiling agad si Leslie. Hindi ko alam. Pero kung paano kung si Edwin pa rin yung nasa puso ko? What if malaman mo na si Edwin lang pala?
Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Susugal ulit ako. Kaya kong maghintay hanggang sa maliwanagan ka. Ayaw na ayaw ni Zack na umiyak sa harapan ng tao. Pero pagdating kay Leslie, hindi na niya mapigilan ng lahat. Hindi kita kayang bigyan ng anak kaya ng gusto mo. Hindi ko kayang ibalik. Ikaw yung kailangan ko. Utol ni Zack. Hindi na nakakilos pa si Zack nang hinubad ni Leslie ang wedding ring nila at inabot sa kanya. Niyakap ng mahigpit ni Zack si Leslie na ayaw na niyang pakawalan ito. No! Please, Leslie! Please! Huwag mo kong iwan! Nagmamakaawang saad ni Zack. Humanap ka ng babaeng magmamahal sa'yo. Nahihirapan na saad ni Leslie dahil sa pag-iyak. Pilit na tinanggal ni Leslie ang pagkakayakap sa kanya at umalis si Leslie sa kama. Narinig na lang ni Zack ang pagsarado ng pinto ng kwarto. Nakatulala lang ito sa singsing na binigay ni Leslie sa kanya habang patuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. After 1 week, ay umuwi na sa bahay ng mga magulang niya si Leslie. Wala na siyang balita pa kay Zack. Hindi ito makatulog ng maayos at hindi rin makakain ng maayos dahil lagi iniisip niya kung maayos bang lagay ni Zack. Nakakulong ka na naman sa kwarto mo. Saad ni Lolita. Hinawakan ni Leslie ang daliri niya. Pero napatingin siya ng isang linggo na niyang hindi suot ang wedding ring nila. Tama ba ang desisyon mo? Tanong pa ni Lolita. Hindi ko alam, Mama. Pero ayoko nang saktan si Zack. Sagot ni Leslie. Hindi mo ba siya mahal? Wala ka bang nararamdaman sa kanya? Tanong pa ulit ni Lolita. Biglang natahimik si Leslie sa tanong ng ina. Ilang beses niya nang tinanong ang sarili. Pero ang sagot niya lang ay hindi niya alam. Gusto ko muna magpahinga, Mama. Saad ni Leslie. Sumunod naman si Lolita at iniwan mag-isang anak sa loob ng kwarto niya. Lumipas ang mga linggo at tuluyan nang walang balita si Leslie kay Zack. Pero masaya siya na nakikita niya ito sa internet na mas lalo nitong ginagalingan ang trabaho niya. Bumalik na rin sa trabaho si Leslie at pumunta siya sa conference room nila para makinig sa meeting. Pero ang hindi niya inaasahan na magkikita pala sila ni Zack doon. Saglit siyang tinitigan ni Zack at iniwas ang tingin sa kanya. Parang mayroong kumurot sa puso niya sa saglit. Pero nagiyelong tingin. Natapos ang meeting at akala ni Leslie ay kakausapin siya ni Zack. Pero nilagpasan lang siya nito. Zack, pwede ba tayong mag-usap? Tawag ni Leslie. Huminto si Zack at tiningnan siya. Hinintay muna nilang maubos ang mga tao sa conference room bago nagsalita si Leslie. Marami akong gagawin at ayokong magsayang ng oras. Malamig na saad ni Zack. Parang sumakit ang dibdib niya doon dahil hindi naman ganito ang trato sa kanya ni Zack. Bala ko sanang kuhanin yung mga gamit ko. Sinunog ko na. Wala na kasing rason para manatili doon. Putol ni Zack. Tumalikod siya kay Leslie at lumabas ng room. Walang nagawa si Leslie kung hindi ang panuuri na lamang na umalis si Zack sa harapan niya. Hindi na rin umuwi si Zack sa dati nitong bahay at sa magulang na niya siya nakatira ngayon. Umiinom ka na naman? Seryosong tanong ni Zephanie sa kapatid. Iniwas ni Zack ang hawak niyang baso dahil akala nito ay kukunin ni Zephanie ang baso niya. Pero umupo rin si Zephanie para uminom at damayan ang kapatid niya. Masyahang to kang pasaway. Sermon ni Zephanie sa kapatid. Akala ko ba habulin ka ng mga babae? Bakit ka nagkakaganyan sa iisang babae? Tanong ni Zephanie. Baka mahal ko. Si Sandra, na gusto ko simula pa college. Mabilis ko lang naman natanggap na hindi talaga siya para sa akin. Pero kay Leslie, parang gusto ko na lang mawala. Kwento ni Zack. Nasing na ito, kaya mabilis na lang sa kanyang magsalita. Napahinga ng malalim si Zack. Shit, saan gwapo kong to? Ayaw niya pa. Ate, ikumpara mo yung mukha ko sa mukha ni Edwin. Kukulang sa pa ako yung taong yun. Inis na saad ni Zack. Siya yung mahal. Wala tayong magagawa. Sagot ni Zephanie. Napainom na lang ulit si Zack sa tuwing naaalala ang lahat. Ginawa lang yata ako ni Mama at Papa para magmukhang gago sa mundo. Reklamo pa ni Zack. Hindi na nito mapigilang maiyak sa harapan ng kapatid niya kaya tumayo si Zephanie para yakapin ang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit siya tutol sa relasyon ng dalawa dahil ayaw niyang nasasaktan ang kapatid niya. Gago ka naman kasi talaga.
Pinakasalan mo pa yung babaeng merong pangmahal. Sagot ni Zephanie. Natawa na lang sa sakit si Zach. Kinabukasan habang nagmamaneho si Zach, pumunta siya sa office niya at medyo masakit pang ulo niya dahil sa dami ng alak na ininom niya kagabi. Balak niyang uminom ng tubig, pero sa sigunong paalis ang tingin niya sa daan ay isang malakas na impact ang tumama kay Zach. Abala si Leslie sa kanyang laptop hanggang sa merong nag-notif sa kanyang phone. Wala siyang balak na pansinin yun, pero nakita niya pangalan ni Zach. Akala niya isa na namang mga achievement sa company nila. Pero parang binuhusan ng malamig na tubig si Leslie na makita niya na nagkaroon ito ng car accident. Iniwan niya lahat ng trabaho niya at nagmamadali si Leslie na tumakbo paalis. Bawat hakbang niya ay katumbas noon ang pagtulo sa luha ng mata. Sobrang lakas ng tibok ng puso nito dahil bumalik lahat sa kanya ang alaala nung nawala si Edwin sa kanya. Habang nagmamaneho si Leslie papunta sa ospital ay hindi niya mapigilan ang mapahagulgol. Please, huwag si Zach, Lord. Di ko na kaya pang mawalan. Lord, please. Umiiyak na saad ni Leslie. Pagdating ni Leslie sa ospital ay agad niyang tinanong ang nurse sa room ni Zach at pagkakuha niya ng number ay tumakbo na ito papunta sa kwarto. Pero bawat paglapit niya sa pinto ay bumibigat ang pakiramdam niya at nagdadasal ito na sa isip niya na ayos lang sana si Zach. Pagpasok niya sa loob ay nakita nito si Zach na mayroong benda sa kamay at paa habang nakikiusap kay Sandra. Malamig na tingin ang binigay ni Zach kay Leslie habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mata nito. Ayos ka lang ba? Lumapit si Leslie kay Zach para i-check ito. Pero umiwas si Zach sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong nito. Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Sagot ni Leslie. Buhay pa ako, kaya umalis ka na. Taboy ni Zach sa kanya. Sa papel lang naman tayo mag-asawa at hindi ko kailangan ang concern mo. Galit na saad ni Zach. Tiningnan niya si Sandra. San? Paalisin mo nga yung babaeng yan. Utos ni Zach. Huwag kang ang ganyan. Saway ni Sandra sa kaibigan. Umalis ka na! Sigaw at taboy ni Zach. Parang sinaksak si Leslie sa sigaw na yun. Gusto mo bang ako pang humila sa'yo paalis? Balak na tumayo ni Zach. Alis na ako. Awat ni Leslie kay Zach. Ang tagal! Huling tingin muna ang binigay ni Leslie kay Zach bago ito tumalikod at walang humpay na pagtulo ang luha niya. Sobra nga niyang nasaktan si Zach para magbago ito ng ganun. Pagkaalis ni Leslie sa room ay biglang namilipit sa sakit si Zach dahil sa binalak nitong tumayo. Daing ito habang napahawak sa paan niya. Masyado ka kasing mayabang. Panat ni Sandra. Tawagin mo na nga. Pabalikin mo na. Ang tanga ko. Ba't ko ba siya pinaalis? Nagmamaktol na saad ni Zach. Sarap hampasin ang sugat mo. Pagkatapos mong pagsalitaan ng masakit, saka itataboy mo, ngayon nagsisisi ka? Sermon ni Sandra. Ayoko nang umasa pa. Kalmadong saad ni Zach. Pero masaya na si Zach na nakita niyang nag-aalala sa kanya si Leslie. Painom ako ng tubig. Utos ni Zach sa kaibigan. Tumayo ka at uminom kang mag-isa mo. Panat naman ni Sandra. Ang sama mo namang kaibigan. Kita mong hindi ako makatayo. Singhal nito. Napailing si Sandra at binigyan ng isang basong tubig si Zach sabay lakad paalis. Habang naglalakad palabas ng ospital si Leslie, biglang sumulpot si Sandra sa harapan niya. Kaya agad nitong pinunasan ang luha ng mata. Hinaya siya ni Sandra na magkape muna. Dahil delikado magmaneho with high emotion. Leslie, pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko. Naalog lang sigurong utak niya kaya nasabi niya yun sa'yo. Saad pa ni Sandra. Okay lang. Naiintindihan ko naman kung saan ang gagaling ang galit niya. Saka ayos lang ako. At ang mahalaga sa akin ngayon ay ligtas si Zach. Kalmadong saad ni Leslie. Hinawakan ni Leslie ang kamay ni Sandra at tiningnan ito sa mata. Pwede mo ba siyang alagaan para sa akin? Alam kong makikinig siya sa'yo. Request ni Leslie. Mahal mo na siya, right? Tanong ni Sandra sa kanya. Walang masagot si Leslie kay Sandra. Hindi ko alam. Sagot ni Leslie. Gumiti si Sandra kay Leslie. Hindi mo alam o hindi mo lang maamin. Una pa lang nung kasal namin, alam ko na kayong magkakatuluyan. Nakangiting saad ni Sandra. Hinawakan ni Sandra ang kamay ni Leslie. Sorry.
Hindi ko siya maalagaan dahil meron din akong baby at busy ako sa asawa ko. Alam kong gusto mong ikaw ang gumawa nun. Nasaktan ng kaibigan ko, yung asawa mo. Pero kilala ko si Zach. Mabilis lang yun magpatawad, lalo na sa taong mahal niya. Paliwanag ni Sandra. Masasabi ko rin na mahal mo siya. One day, mararamdaman mo na lang yun. Payo ni Sandra. After ng ilang days ay nakarecover na rin si Zach sa mga injuries niya. Dahil mas malapit ang bahay nila ni Leslie sa trabaho ay doon muna siya titira para hindi mahirapan pumunta sa office. Kaya ko nga ang sarili ko. Saad ni Zach kay Daniel. Sure ka? Tanong ni Sandra sa kanya. Oo. Pupuntahan ako nila Ate Zephanie dito. Sagot ni Zach. Magaling na nga mga pa ako. Baka nga mauna pa ako sa iyong tumakbo. Nagyayabang na si Zach. Meron itong hawak na saklay, pero hindi niya ginagamit dahil medyo kaya na naman niya ang sakit ng paa niya. Hinarap ni Zach ang mag-asawa. Umuwi na kayo at gumawa ng susunod kay Sunny. Kaya ko ng sarili ko. Saad ni Zach. Sino kasama mo dyan? Tanong ni Sandra. Hindi na ako bata, para kailangan pa ng kasama. Ala, akala ko mamaya ka pa lalabas. Hi Sandra. Hi Daniel. Hindi ko alam na ngayon niyo siya ihahatid. Hindi ko pa natapos ang niluluto ko. Masayang saad ni Leslie. Palihim na ginamit ni Zach ang saklay na hawak niya. At gulat itong napatingin kay Leslie nang galing sa loob ng bahay nila. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Zach. Ako yung makakasama mo habang hindi ka pa magaling. Nakakahiya naman kasi kay Daniel at Sandra na sila pa yung tumutulong sa'yo. Nakangiting sagot ni Leslie. Abala na yung asawa mo. Banat pa ni Daniel. Ang gwapo ko namang abala. Saad pa ni Zach. Ako nang bahala sa kanya. Gusto niyo muna bang magkape? Alok ni Leslie. Sige na, okay lang. Marami pa kaming pupuntahan. Kaya mauna na kami. Paalam ni Daniel. Umayos ka. Aalis na kami. Paalam ni Sandra. Pagkaalis nila Sandra ay papasok na sa loob si Zach. Pero bigla siyang inalalayan ni Leslie. Kaya mahina niya itong tinulak para lumayo sa kanya. Kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo kaya umuwi ka na sa inyo. Malamig na taboy ni Zach. Mag-isa lang siyang umakyat sa kwarto at pagpasok niya sa kwarto ay tinanggal nito ang saklay at diretsong naglakad. Nagpahinga si Zach sa kwarto. Hanggang sa ilang oras ay lumipas ay bumukas ang pinto at pumasok si Leslie na mayroong hawak na tray na laman ay pagkain. Dinala ko na dito para hindi ka na mahirapan pang bumaba. Kalmadong saad ni Leslie. Hindi ako nagugutom. Tanggi naman ni Zach. Kailangan mong kumain para makainom ka na ng gamot. Sagot naman ni Leslie. Balak siyang subuan ni Leslie pero hinawi niya yun hanggang sa matapon ang pagkain sa floor. Pero seryosong nakatingin si Zach kay Leslie. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kakain akong mag-isa, iinom akong mag-isa. Galit na saad ni Zach. Huminga ng malalim si Leslie at sinamaan niya ng tingin si Zach. Mag-file ka na ng annulment. Pero hanggang hindi pa tayo annul, aalagaan kita sa ayaw at sa gusto mo. Asawa pa rin kita kaya wala kang magagawa. Singhal ni Leslie. Pinulot niya ang pagkain na natapon at umalis sa loob ng kwarto. Napasabunot naman si Zach sa kanyang buhok dahil sa kanyang inis sa sarili. Wala akong magagawa. Sino ka ba? Piko na saad nito. Paglipas ng araw ay nanatili pa rin si Leslie kay Zach kahit na hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Konting araw na lang to at gagaling ka na. Saad ni Leslie habang ginagamot ang braso ni Zach. Tinitigan ni Zach si Leslie dahil alam niya na pagaling niya ay aalis na rin ito. Pero ang totoo, alam ni Leslie na magaling na si Zach simula pa nang lumabas ito sa ospital. Kinagabihan ay pagpasok ni Zach sa loob ng kwarto ay nakita niya si Leslie na tinititigan ang wedding ring nila na binalik kay Zach. Tinanggal ni Zach ang saklay na hawak niya at diretsong naglakad. Ayos ng paa mo? Nakangiting tanong ni Leslie. Pero biglang kinuha ni Zach ang hawak nitong singsing at tinapon yun sa labas ng bintana. Baliw ka ba? Sigaw ni Leslie. Magaling na ang paa ko, kaya umalis ka na. Taboy ni Zach. Bakit mo tinapon? Seryosong tanong ni Leslie. Wala nang kwenta ang bagay na yun. Yung annulment ang gusto mo? Kinausap ko ng abogado ko para dun. Galit na saad ni Zach. Hahanapin ko yun. Balak na lumabas ni Leslie sa kwarto. Pero pinigil siya ni Zach.
umalis ka na sa buhay ko. Napahinga ng malalim si Leslie at tiningnan ng seryoso si Zack sa mata. Huwag mo na akong saktan pa. Mali yung desisyon kung mahalin pa kita. Seryosong saad ni Zack. Hindi mo na ako mahal? Seryosong tanong ni Leslie na nagpapigil sa luha ng mata niya. Umalis ka na. Taboy ni Zack. Nasasaktan ako. Kaya kung hindi mo na ako mahal, sabihin mo lang sa akin. Sagot ni Leslie. Ano ba? Alam ba yung anong mas masakit? Patay na yung kalaban ko. Pero hinding-hindi ako mananalo. Minsan, gusto ko na lang din mamatay para ako naman yung mahalin mo. Na sana, ako na lang yung naaksidente at hindi si Edwin Leslie. Please, umalis ka na. Tumalikod si Zack para lumabas ng kwarto. Pero napatigil ito ng magsalita si Leslie. Nasasaktan na naman ako dahil mahal na kita. Sagot ni Leslie. Napaharap si Zack kay Leslie at hindi niya alam kung totoo ba ang narinig o nababaliw lang siya. Nakatingin si Leslie sa kanya na patuloy ang pagluha sa mata nito. Ayoko nang maiwan mag-isa ng taong mahal ko. Please, huwag mong sabihin na papalit ka kay Edwin dahil baka hindi ko nakayanin. Ikaw lang yung pinagkukunan ko ng lakas. Pero nasasaktan ko pa. Humahagulgol na sabi ni Leslie. Mahal na kita. Natatakot lang akong umamin dahil baka hindi mo ako mahal. Naglakad papalapit si Zack kay Leslie at mabilis itong hinalikan sa labi niya. Kahit segundo ay hindi na wala ang pagmamahal niya kay Leslie. Humalik pabalik si Leslie kay Zack at pareho silang nadala sa mga damdamin nila na parang nalulunod sa halik ng bawat isa. Kung panaginip man to, ayoko nang magising pa. Saad ni Zack bago ipatuloy ang halik kay Leslie. Kinabukasan ay nagising si Zack na mag-isa sa kama. Napatayo agad ito at inalala kung panaginip lang ba ang nangyari sa kanila kagabi o totoo. Nagmamadaling bumaba si Zack para hanapin si Leslie at naabutan niya yun na nagluluto ng umagahan nila. Nakatitig lang siya kay Leslie at mukhang panaginip niya lang ang lahat. Babalik na sana sa itaas si Zack pero biglang lumitaw si Leslie sa harapan niya na nakataas ang kamay nito. Gumising pa ako na maaga para makita to. Nakangiting saad ni Leslie. Tiningnan ni Zack ang kamay ni Leslie na mayroong suot na singsing. Yung wedding ring nila. Meron namang kinuha si Leslie sa bulsa niya at pinakita rin ito ang singsing ni Zack. Maraming mga nagkakagusto sa gwapo kong asawa, kaya lagi mo itong suotin para malaman nila na akin ka lang. Saad ni Leslie. Sa'yo lang ako? Naguguluhan na tanong ni Zack. Biglang nag-cross arm si Leslie at matalim na tingin ang binigay sa lalaking kaharap. Kanino ka ba? Taas kilay na tanong ni Leslie. Hindi pa naginip yung kagabi? Tanong ni Zack. Ano bang nangyari kagabi? Ang alam ko lang kasi, mahal kita. Nakangiting sagot ni Leslie sabay binigyan ng halik sa labi si Zack. Biglang sinampal ni Zack ang sarili at daman niyang sakit ng sarili niyang sampal. Loh, hindi nga ito panaginip. Saad ni Zack. Walang panaginip kagabi, kaya kumain na tayo ng breakfast. Aya ni Leslie. Mabilis na sumunod si Zack kay Leslie at tumabi ito sa asawa niya na parang ayaw na mawalay sa asawa. Yung nangyari kagabi, totoo rin yun? Tanong ni Zack. Mukha ba akong nagbibiru sa'yo? Tsaka sabi mo sa akin dati, gusto mo nang magkaanak. Toko na rin? Nakangiting sagot ni Leslie. Biglang napayakap si Zack sa katabi dahil sa saya. Hindi naman mapigilan ni Leslie na mapangiti dahil sa gaana na ng lahat. Hinarap ni Leslie ang asawa at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Gusto kong patunayan kay Ate Zef na mali siya, na deserve mo ako at deserve kita. Simula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Paliwanag ni Leslie. Kinausap ka ni Ate Zephanie? Kunot noong tanong ni Zack. Oo. Pero si Ate Zef ang dahilan kung bakit nalaman ko na mahal kita. Minsan kasi deserve natin masaktan o makarinig ng masakit para makapag-isip. Sagot ni Leslie. Napatango si Zack sa nalaman. Pero biglang nagkaroon ito ng nakakalokong tingin. What if gumawa tayo ng baby ngayon? Tanong ni Zack. Bigla siyang sinubuan ng pagkain ni Leslie. Kailangan kong pumunta sa office ngayon. Hinanda ko lang pagkain mo pero maliligo na ako. Sagot ni Leslie. Bright idea. Papasok din ako sa office. Sabay tayong maligo. Pilyong aya ni Zack. Hinawakan niya si Leslie para hilahin ito papunta sa bathroom.
pero bigla siyang niyakap ni Leslie. "Thank you for not leaving me alone in my dark place." Saad ni Leslie. "Why would I leave my light?" Banat naman ni Zach. Napahigpit ang yakap ni Leslie dahil noong magkaibigan sila ay naiinis ito sa mga banat ni Zach. Pero ngayon ay kinikilig na siya na para bang magic na walang ibang makakapagpaliwanag sa nararamdaman niya. "Maligo na tayo?" Aya ni Zach. Natawa na lang si Leslie at mabilis na tumango. After a week ay mas lalong lumalim ang relasyon nila. Hindi na dama ang awkward sa pagitan nila at walang pagpapanggap na nangyayari. Naghihintay si Zach sa lobby ng building nila Leslie at nang makita niya ang babaeng nagbibigay ng liwanag sa kanya ay napangiti ito. "My wife!" sigaw ni Zach. Napatingin kay Zach lahat ng employees dahil sa sigaw niya. Bigla itong tumakbo para lapitan si Leslie. Pero nataranta si Leslie nang biglang madapa si Zach. "Ano ka ba? Para kang hindi higher position kung umasta ka dito." Saway ni Leslie sa asawa habang tinutulungan itong tumayo. Nagkasalubong ang kilay ni Leslie nang biglang tumayo si Zach. Pero nakaluhod ito. Napaatras siya ng konti dahil sa gulat na merong singsing na hawak si Zach. "Gusto kong pakasalan yung babaeng mahal rin ako at hindi lang ako ang may gusto." Panimula ni Zach. Pumalibot ang mga tao para panuorin ang moment ng dalawa. "Yung babaeng alam kong hindi ako iiwan. Yung babaeng hindi napipilitan at yung babaeng ako lang ang mahal. Leslie, be my forever partner?" Tanong ni Zach. "I love you, my forever partner." Sagot naman ni Leslie. Napatayo si Zach dahil sa narinig. "Alam ko naman na hindi mo matatanggihan ang gwapo mong asawa." Saad ni Zach sabay suot ng singsing kay Leslie. "My wife!" Proud na saad ni Zach. Madami ang taong nanood sa kanila at maraming kumukuha ng picture sa kanila. "Hey! Huwag niyong ikalat ang gwapo kong mukha! Hey Leslie only yan!" Saway ni Zach sa mga employees ng papa ni Leslie. "Umalis na tayo! Baka maubos ang kagwapuhan mo sa pagkuha ng mga pictures." Biro ni Leslie sa asawa. "Lifetime ang kagwapuhan ko!" Banat naman ni Zach. Hinawakan ni Zach ang kamay ni Leslie at sabay silang naglakad palabas ng building. Muli silang nagpakasal sa simbahan at naka-public na yun dahil gusto ipaalam ni Zach sa lahat na si Leslie ang asawa niya. Ang honeymoon nila ay isang private resort na silang dalawa lang ang tao doon. "Mrs. Atienza! I love you!" sigaw ni Zach sa walang katapusang dagat. "Zach na pangit! I love you!" sigaw rin ni Leslie. "Pangit? Tatanggapin ko yan dahil buntis ka. Pero alam ko naman sa sarili ko na gwapo ko at makukuha yan ang anak natin." Masayang saad ni Zach. Hinawakan niya ang kamay ni Leslie at pareho nilang pinanood ang papalubog na araw. Dahil paangat na rin sa panibagong chapter ang kanilang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli po, dito pa rin sa Dear Siren.